napakaraming kwentong tao na hindi nauubusan, ha? Nandiyan sa may bintana, nakita ng dalawang mata ko! Nandiyan yung batang babae! Hindi ba? Ang tawag nga namin sa'yo nung araw eh, si Lola Basyang. Alam mo ba? Magkamukha sila. Ba't naman nun sa tagal-tagal na pinagsama namin ni Rosana, hindi nila banggit na may kakambal siya? Hindi! Wala! Talaga? Mm-hmm. Are you sure? Yes! Hindi man tao ko yung pinaghirapan at pinag-ipunan ko para makapag-friends na ganyan mahal. I'm glad you like it. I just don't like it. I love it! Dadagdagan ko ng decoration sa pagagandahin ko yung loob, ha? Sure, you can do whatever you want. Bahay mo to eh. Alam mo, Daniel, pinaligaya mo ko. Ako ang pinakamaligayang babae sa balat ng lupa. And I love you. I love you. Siya nga pala, tumawag kanina ang mami. Gusto niya daw pumunta dito bukas para tulungan niya kung mag-ayos ng mga gamit. If I know your mother, kaya lang niya gusto pumunta rito dahil sa hindi siya makatis na hindi makapiling yung baby niya. Daniel. Yan ang hirap talaga pagka only child ka. Gusto lang naman niya tumulong eh. Alam ko yun. Nasaktan ko ba sa sinabi ko? I didn't mean it. Gusto ko nga siyang pumunta rito para makita naman ito yung bahay natin. Siguro, bibilip na siya ngayon sa manugang niya. Matutuwa yun. Sigurado ako. Inibitahan ko rin nga pala si Carol at saka si Anton sa housewarming natin. Uy! Okay yun. My original drinking partner. Naku, Daniel. Reformed na si Anton. Kaya huwag ka na umasa. Maniwala ka dun. Basta alam ko, malaking pinagbago ng kaibigan mo dahil simula nung pinagbawal sa kanan ni Carol ng pag-inom, tsaka nung malaman niyang magkaka-baby na rin sila. Palagay ko, hindi lang nagpapakita sa asawa niya na umiinom yun. Hindi rin tumitigil yun. Eh, sanggol pa lang yun eh, anak na din ni Daddy niya. Ay, naku, Daniel. Alam mo, malaki ang ginawang pagbabago ng kaibigan ko dyan sa kaibigan mo. Kaya, masasabi kong, swerte na nga rin sila sa isa't isa.
Eh, ikaw ba? Sa tingin mo ba, eh, maswerte ka rin sa akin? Well, I have loving parents, I have good friends, I have a new house, mm-hmm. and most of all, I have a very loving husband. Kaya siguro, maswerte na rin ako. Siguro? Sigurado ako. Dapat. May yung binabasa mo. Andiyan na! Sandali lang! Mimi! Mm-hmm. Bakit ngayon lang kayo? Naku, na-traffic ako. Ang asawa mo? Wala na ko, Mami. Hindi na ako kayo maintay kasi mahuli daw siya sa opisina. Ang Daddy! Ayun ako, pumasok din. Meron daw silang board meeting sa opisina kaya hindi na nakasama dito. Maganda itong bahay na ito. I like it. Talaga, Ma? Mm. Ako, salamat naman. Alam niyo, aminin ko sa inyo, I'm very proud of this house. Pero, di ba napakalaki naman ito para sa dalawa lamang? Ako. Ay, para sa malaking pamilya na ito, ha? Ako, Mami, wag ho kayong mag-alala. Ngayon pa lang ho, pinabalak na ho namin ng asawa ko na punuin ho ito ng bata para walang sulok na masasayang. Ay, wag kang mag-iisip ng ganyan. Baka magsisik ka. Mabuti pa, mag-umpisa na tayo mag-ayos para mawala na yung kalakohan sa isip mo, ha? Sige ho, bahala kayo. Ano nga? Ito mga basis, ito tama na ho ba dito to? Pwede na yan, oh. Pero siguro masyado ba? Ito. Dito lang. Okay. Tapos, ito. Bako, Rosana, ano ba naman itong kusina mo? Gulo-gulo, ha? Pagpasensya nyo na, Mami. Bagong lipat, eh. Eh, kahit na ba naman, eh. Asan pa rito yung mga basahan at napunasan ko itong mga alkabukli? Ay, smart po, si puro mantika pa rito, oh. Mami, nandyan lang sa mga kahon. Tingnan mo na lang. Naku, halo-halo pa na naman itong kahon at saka mga placemats. Diyos ko, bata ito, oh. Saka yung lababo ninyo, naku, magtutuhuan ng mantika yan. Magbabara yan, pagkaganyan, eh. Ako, Rosana, kailangan matuto ka na, ha? Sarili mong bahay ito. Kailangan malinis palagi. Hindi mo ako mapapapasok sa kusina ng ganito karumi. Ako, naguguluhan ako. Hindi ko malaman kung ano una kong dadamputin dito. Mas mariosip, may mga bote pa rito. Yung mga bote ng soft drinks dapat tinatago sa isang cabinet sa ilalim. Hindi ito nakakalat dito. Sa'yo? Kasi meron mo akong nakitang... Nakitang ano? Ano ba nakita mo? Wala ho. Baka guni-guni ko lang ho yun. Naku, Iha. Nasobrahan ka lang siguro ng pagod. Mabuti pa magpahinga ka na. Hindi ka na. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala dito sa labas, ha? Paano si Daniel? Ay, naku, huwag mo na intindihin niyo. At akong bahala sa kanya. Huwag kang babangon, ha? Sandali lang. Andiyan na! Hi, Mami! Kamusta kayo? Mabuti, ikaw. Mabuti naman, ha? Ba't kayo nagbukas? Nasaan si Rose? Nasa kwarto, nagpapahinga. Napagod sa kaayos ng bahay. Okay na ba siya? Mrs. Fine, sumobra lang ang pagod at excitement.
Ano, kumain ka na ba? Hindi pa nga ako eh. Ay, mabuti pa. Magbihis ka na. At mag-aahin na ako lang ako na natin. Tutunan ko na ako kayo. Ay, hindi na ako nang bahala rito. Sige na. Sigurado mo kayo? Oo. Magpalit ka na ng damit at bisihin mo si Rosana. Sabi mo sabay-sabay na tayo mag-aahin ha? Diyan ka na pala. Pasensya ka na. Nagpapahinga lang ako eh. Masyado ko lang napagod, sabi ni Mami. Oo nga eh. Kasi biglang-bigla akong nanghina. That's it, ha? Tama na yung pagtatrabaho mo. Kailangan hanap na kita ng katulong. Na naman. Ay, alam mo namang ayoko ng katulong eh. Tsaka gusto ko yung pag-ayos dito sa bahay. Ako lang. Kung hagdinero o labandera. Pwede pa. Pero pagdating dito sa loob ng bahay, gusto ko ako. Eh di bali sana kung kaya ng katawan mo. Eh kaso buntis ka pa naman. Remember, we have to think of the baby. Isa pa, malaki tong bahay natin. Hindi kayang mag-isa para linisin to, di tulad ng ginagawa mo dun sa maliit na apartment natin. Kailangan ihanap na kita ng katulong. Han, kaya pa naman ng katawan ko eh. Sasabihin ko na lang sa'yo pag hindi ko na kaya. Saka na lang tayo kumuha ng katulong. Okay, okay. Basta pangako mo sa akin, ha? Magpapahiya ka. At least for today. Ay, paano yung housewarming natin? O, ipipostpone natin. Total, hindi naman yung importante. Importante ang kalagayan ng katawan mo. Kailangan mo magpahinga. Come on. At hinihintay na tayo ni Mami Kapunan sa baba. Han, pwede. Magpapahinga lang ako ng konti kasi nanghihina pa rin ako eh. Oh, sige. Sasabayan ko lang si Mami ha. Akitan lang ito ng pagkain. Sige. Thank you. Bye-bye. Kamusta na siya, Daniel? Medyo nanghihina pa raw siya, pero okay naman sa tingin ko. Bakit ko, Mami? Ha? Mukha kong nagmuglo sa isip niyo. Wala, wala naman. Nag-aaral na lang kasi ako sa kanya. Mami, huwag niyo siyang alalahanin. I'll take good care of her. It's okay. Okay.
Josie, tapos na ako sa papeles ni Mr. Castro. Pakikuha mo nga rito at ipadala mo kagad. Hinihintay niya to eh. Hello, Mami. Si Daniel ho ito. Mabuti naman ho. Oh, she's fine. Kinuha ko na ho siya ng katulong para hindi na siya mahirapan. Ang totoo niyan eh, isya nga ho dahil lang kung bakit ako tumawag. Pwede ho kaya tayo mag-usap? Problema? Hindi ho, wala naman ho siguro. Meron lang akong bagay na gusto i-discuss sa inyo. Holiday ho kami bukas. Pwede ho kaya akong pumunta dyan after lunch? O, sige, Mami. O, bye. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa kanya. Wala naman ho siyang sakit, pero lagi siyang matamlang yan. Kailan pa nangyari yun? Mula ho nung pumunta kayo sa bahay. Sinabi ba niya kung anong gumugulo sa isip niya? Hindi ho, pero ayoko naman tanungin. Baka ho lalong makasama eh. Pinatignan mo na ba siya sa doktor? Oo. Anong sabi? Wala naman daw may sakit. State of anxiety lang daw ang depression. Dala ng pagbubuntis. Naintindihan ko yung anxiety, pero yung bakit siya madi-depress? Lalo pa ngayon na gumagandang takbo ng buhay namin. It's more than just depression or anxiety. At hindi lamang ngayon nangyari sa kanya yan. Hindi lang ngayon nangyari. Anong ibig niyo sabihin? Mula pa sa pagkabata. Daniel, naikwento ba niya sa iyo ang tungkol sa kanyang kakambal? Tungkol kay Rebecca? May kakambal niya si Rosanna? Hindi ko siya masisisi kung inilihim man niya sa iyo yun. It's really sad, tragic memory. Bakit ito? Nag-away ba sila? Ang katunayan nga niyan eh. Labis ang pagmamahala nila sa isa't isa. Alam mo ba, magkamukha sila. At kahit na ako, minsan nalilito sa kanila eh. Eh, nasa nun si Rebecca? Ba't naman nun sa tagal-tagal ang pinagsama namin ni Rosanna, hindi niya nabanggit na may kakambal siya? Dahil siguro hanggang ngayon eh, masakit pa sa alaala niya ang trahedyang nangyari. 10 taon pa lamang sila noon nung mamatay si Rebecca. Paano nangyari? Naglalaro silang dalawa noon sa hardin. Hindi ko nabantayan eh. Bigla ko na lamang narinig si Rosanna na sumigaw. Tumakbo ko sa labas, sa hardin. Sa ilalim ng puno. Nakita ko si Rosanna na umiiyak sa tabi ng kapatid niya na nakabulagta sa lupa. Nahulog si Rebecca mula sa puno. Nabalian siya ng leeg. Sinisi ni Rosanna ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Rebecca. Kahit na anong sabihin namin sa kanya, hindi namin siya mapapaniwala na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Rebecca.
Mula noon, nagbago na siya na madalas sa kanyang pag-iisa, naririnig namin siya umiiyak. Misa naman, nakikita namin siya na tulala, matamlay, walang sigla. Lalo na pag dumarating ng anibersaryo ng pagkamatay ni Rebecca. Ikaw nang bahala dyan. Sige na, abutin mo na! Ikaw na lang kaya dito, kasi nakakatakot, baka malaglag ako eh. Eh, nandiyan ka naman, tsaka isa pa, hindi ako marunong umakyat sa puno. Sige na, ikaw na lang ang kumuha. Ayoko. Baka madumihan pa ako, tsaka baka madisgrasya pa ako dito. Hindi ka madudumihan. Sige na, please. Oo, sige, pero pag may nangyari sa akin, ikaw ang may kasalanan, ha? Oo, pero wala nang mangyayari sa'yo dyan, eh. Dali na, sige na, abutin mo na! Dali! 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 Yan! Dali! Dali! Abutin mo! Dali! Abutin mo! Dali! Dali! Abutin mo! Dali! Dali! Malapit na ako! Antitis na lang! Malapit na! Dali! 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 Sige na! Well, pare, malaki itong bahay mo. Talagang pinabibilib mo ako, pare. Naalala ko tuloy nung college pa tayo. Wala tayong ginagawa kundi maglakwatsa. Inom dito, inom doon. Sino mag-aakalang ganito mararating natin, pare? Ikaw nga raw, malaki ang pinagbago mo eh. Eh, hindi pala, hindi ka naminom, ha? Totoo yan, pare, pero... Malaki pa rin na tiyan.
malakas kasi para yung influensya ng misis ko. Palibasa, psychiatrist. Kaya ganun lang, kagalimang uto. Palagi akong naiisama. Well, let's cheers, pal. Malaki ito. Thank you. Ang saya nila. Ngayon lang kasi nag-uli nagkita yung dalawa. Ay, Carol, mukhang lumalaki na yata. Yan ah. Naku, sinabi mo. Ikaw, dito rin ang punta mo. Malay mo yun sa'yo, maging kambal pa, ha? Naku, kambal, di mas mabuti. Yan talagang pinapangarap namin mag-asawa to have a big naku. Family. Ikaw naman pala, gusto mo ng kambal. Ako naman, yung isa kong pasyente na kumwento sa akin. Yung kanyang anak, yung una, syempre, excited siya dahil dalawa, hindi daw siya magkandaugan. Manong una niyang bubuhatin, kung yung sa kaliwa o yung sa kanan, hindi ba? Pero nung lumaki na yung mga bata, naku, pag pumapasok na ng kwarto, kalilinis lang na ganyan. Charge! Talagang wala, gulo-gulo ng mga kwarto nila. Wala na lahat yung mga nakasabit, nawala na lahat yung mga, yung bedsheet, nagulog na lahat. Kaya sabi niya, hindi daw siya magkandaugan kung paano pipigilin yung mga anak niya sa paglalaro, alam mo ba? Tapos ikaw naman, gusto mo pala ng nurse, bakit? Carol, nakikita mo ba yung bata? Bata? Yung nasa bintana? Wala naman ako nakikita ang bata. Tsaka isa pa for adults only tong party mo, hindi ba? Ikaw naman. Carol, sandali lang ha. Mukha nakakalata ako. Cheers ka rin, cheers. Ako nalala sa'yo, pa-choose-choose ka lang. Pare, may halo to. Oo, tubig. May halin, tama-tama dating mo. Kanina pinag-uusapan namin yung college days namin. Oo, oh, mara. Sa kanyang nililigawan kita. Diba? Diba? Honey? Daniel, hindi mo ba nakita yung bata dyan? Bata? Yung nandyan sa bintana, yung batang babae. Wala akong kitang bata. Ikaw, may nakita ko ba? Wala pa rin. Nandyan siya kanina eh! Nandyan sa may bintana, nakita ng dalawang mata ko! Nandyan yung batang babae! Pero kitang-kita ng dalawang mata ko. May bata sa likod nun dalawa ni Anton. Wala nakita si Anton o si Carol. Wala akong nakitang bata. Walang bata sa party, Ross. Diyos ko, nakita nga ng dalawang mata ko eh! Baka guni-guni mo lang yun. Daniel, nakita ko yung bata. Nakita ko. Kasi mo lang ang pangailangan niya. Ah, sige po. Tandaan mo, itawag mo sa akin. Hello? Daniel, si Carol to. Kumusta na si Ross? Oh, I'd like to think she's feeling better. Alam mo, palagay ko kailangan niya ng psychiatric assistance eh. Bakit?
Melay? Melay? Ma'am, bakit po? Melay, kanina mo ba umalis ang cell mo? Opo, kanina po po. Anong ginagawa mo? Naglilinis po sa terasa. Nagluto ka na ba ng almusal? Opo, pero kami na pa po yun. Baka malamig na. Baka gusto niyo pa inip. Sige, inip mo ko ng almusal. Tapos, igawa mo na rin ako ng kape. Sige po, sandali lang po. Sabi yun ni Mela eh, nakita raw niya si Rosanna na nagtatakbo habang sumisigaw sa hardin. Ano raw ang sinisigaw ni Rosanna? Eh, sinisigaw daw ang pangalan ni Rebecca. Kumusta na siya ngayon? Natutulog na. Daniel, she needs help. Kailangan niya ng tulong ng isang profesional. Naisip ko na nga ho yun eh. Tinawagan ko nga ho yung kaibigan namin na psychiatrist, si Carol Esquera. Kilala niyo ho yun, nandito ho yun ng party, ng housewarming. Sinabi ko sa kanyang problema at darating mo siya mami ang gabi. Kung ganun eh, wala na tayong magagawa kundi maghintay. Halika, laro tayo dun sa labas, sa garden.
Kunin natin saranggola sa puno. Hindi ako si Rebecca! Ikaw! Bakit mo ako ginaganito, ha? Bakit? Rebecca? Rebecca! Rebecca! I'm worried about her and the baby. Baka maapektuhan ng bata. Alam mo, baka naman prenatal blues lang ngayon. Eh ako din lately, masyado kong irritable kahit itanong pa kay Anton. Yeah, alam ko yun. May kinalaman din ang kanyang pagbubuntis. But I think there's something more. Something in her past. Like? Nung mga bata pa sila, may trahedya nangyari sa kanya. May kapatid siya. Actually, kakambal niya. And namatay yung kapatid niya habang naglalaro sila. Sinisisi ni Rosanna ang sarili niya sa nangyari. Pero sabi naman ng mami niya, she often goes to fits of depression kapag dumarating yung anniversary ng pagkamatay ng kapatid niya. Maring tama yung mami niya, but I can't help but worry. Ang naalala ko, baka pati pag-iisip niya naapektuhan na rin. Alam mo, madala siya mga recurring depressions na ganyan, lumilipas din. It goes away regularly as it comes in. Kaya, I don't think you should really worry. Carol, alam kong you're very busy. But siguro mas mapapalagay ang loob ko kapag binigyan mo siya ng konting oras. I believe she needs your help very badly. O, sige. Bukas, papasyal ako sa bahay niyo. Siguro naman, hindi ka na mag-aalala niyan. Thank you. Titignan mo kung anong magagawa ko, ha? Alam mo naman ang kapasyon ko, hindi ba? Minsan eh, talagang punong-punong-puno ako ng tao, hindi na ako maganda o gaga. Eh, kung minsan naman, wala. Eh, katulad kanina, wala nagpa-appointment sa akin. Kaya, naisip ko, pumunta na lang ako dito, bisitahin ko kayong mag-asawa. Dahil ang asawa ko naman ay nag-out of town. Nasaan na ba ang asawa mo? Malilate daw siya. Meron kasi silang emergency meeting eh. Nako, eh tamang-tama naman pala. Eh di pareho pala tayong walang asawa. Di pwede na tayong makapag-chismisa. Libre-libre tayong dalawa. Ano naman pag-chismisa natin? Apa, ikaw, ano bang gusto mo? Pwedeng politics, pwedeng showbiz. Pwede nating pag-usapan ng family, ikaw! Wala naman akong gustong pag-usapan, Carol eh. Nako, si Ali naman. Para namang hindi kita kilala. Nako, ikaw pa. Ikaw ang napakaraming kwentong tao na hindi nauubusan, ha? Hindi ba? Ang tawag nga namin sa'yo nung araw eh, si Lola Basham. Naalala mo ba naman? Kasi ikaw ang tao, kilalang kilala namin pagdating sa kwento. O, kaya kilalang kilala kita, tapos sasabihin mo sa akin, hindi ka magkukwento. Carol, hindi mo ako kilala. Anong sabi mo? Wala. O, kumusta na yan, chan mo? Ako na lang ang magkukwento ang chan ko. Naku, sabi ko sa'yo. Hindi na ako minsan nakakatulog, kaya naiirta na ako minsan eh. Parang football player, sipa ng sipa. Sabi ko nga sa asawa ko,
ito ang feeling na hindi ninyo ma-experience. But it's a very wonderful feeling, di ba? Di ba? Dahil iba eh, no? May gumagalaw-galaw dyan sa tiyan. Although kung minsan meron tayong mga disposisyon na hindi tama, normal yun eh, okay lang yun. Kaya lang, mas maganda sana yun kung naibubulalas mo o nasasabi mo sa isang taong nakakaintindi. Hindi ba? Alam mo, kaibigan mo ako. Kung meron kang problema, kahit ano, nandito lang ako. Carol? May gusto kang sabihin? Ano? May gusto ka ba sabihin? Wala. Wala akong gustong pag-usapan. Wala akong gustong sabihin. Pwede ba, Carol? Ayokong makipag-usap kahit kanino, kaya pwede ba umalis ka na lang? Carol, si Daniel ito. Oh, hi Daniel. O, kumusta na kayo dyan? Mabuti naman. Kararating ko lang mula sa opisina eh. First things first. Gusto ko tayong pasalamatan dahil sa tulong na binibigay mo kay Rosana. Wala ako kahapon kaya hindi kita napasalamatan. Nako, ikaw naman. Wala pa nga akong nagagawa kaya huwag ka muna magpapasalamat. Pangalawa, gusto kong malaman kung makakapunta ka. Mommy's preparing dinner. Would like you to join us. Wow, thank you. Papunta na nga ako dyan nung tumawag ka. Kailangan ko kasi i-follow up yung mga naumpisahan ko kahapon. Siguro in mga 15 minutes nandyan ako. Good. Dinner will be ready by then. Hintayin ka namin, ha? Bye. Bye. Rebecca! Bakit mo ba ako tinatawag na Rebecca? Eh, ikaw si Rebecca! Bakit mo ako ginaganito, ha? Bakit ka nagpapakita sa akin? Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Hindi ba magkapatid tayo? Magkamukha nga tayo eh. Maski si Mami at si Daddy, nalilito sa ating dalawa. Rebecca! Hindi ako si Rebecca. Hindi ako si Rebecca, ikaw! Ako si Rosana, ikaw si Rebecca! Ikaw, ikaw! Bakit mo ba ginawa sa akin to? Inuha mo na ang jacket ko! Inuha mo ba pangalan ko? Pati buhay ko kinuha mo! 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 Hindi! Ikaw! Ikaw si Rosana! Hindi ikaw si Rosana! Ako! Ikaw si Rebecca! Ikaw! Ikaw si Rebecca! Ikaw! Ikaw si Rebecca! Ako si Rosana! Ako si Rosana! Hindi naman ikaw! Sige, balikan mo yung noon. Balikan.
nakikita mo yung dati. Alam mo mo kung bakit. Tutulungan mo yan. Tutulungan kita, sabihin mo sa akin kung ano nangyari. Rosana, alam ko, kapag nalaman nila na si Rebecca ang namatay, hindi nila pagagalitan si Rosana. Kaya napilitan ako makipagpalit sa kanya ng jacket. Para isipin nila na si Rebecca ang namatay. Ayoko naman. Ayokong malaman nila na si Rosana ang namatay. Kaya napilitan ako makipagpalit sa kanya ng jacket. Total, magkapareho naman kami. Pareho kami ng kilos. Kaya hindi nila ako pagagalitan. Rebecca, kung nabubuhay pa si Rosana, anong gusto mong sabihin sa kanya? Anong gusto mo sabihin sa kapatid mo? Rosana. Rosana, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Rosana. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Santana. Patawarin mo. Nagkakamali ka, anak. Pareho namin kayong mahalan, daddy mo.
Pareho namin kayo, anak. Ikaw at si Rebecca. Pareho namin kayong mahal. Anak namin kayo eh. Mahal ka rin namin, Rebecca. Rebecca. Ma, papatawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Kinulong ako ng sarili kong konsensya. Hindi ako si Rosana. Ako si Rebecca. Ako si Rebecca. Kaya lang ayaw ako patahimikin ni Rosane. Ayaw niya akong patahimikin, Ma. Ayaw.